Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga po ang katabi ng magandang umaga. Palakpakan po natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Mga kapatid, tayo pong lahat ngayon ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayon pong ikalimang linggo sa panahon ng pagkabuhay ng Panginoon. Napakabilis po ng panahon, hindi natin namamalayan na kalimang linggo na po pala. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating mga pagbasa para sa araw na ito, tila merong ipinagkakaloob na mensahe sa atin ang Diyos. At ano po ang mensahe ng Diyos para sa atin sa araw na ito? Ang bawat isa sa atin nakaugnay sa Diyos. Ang bawat isa sa atin nakaugnay kay Jesus. At kung ang bawat isa sa atin nakaugnay sa Diyos at nakaugnay kay Jesus, nangangahulugan mga kapatid na ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ang kaugnayan natin kay Jesus ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ang tunay na nagbibigay ng pag-asa. Mga kapatid, kung titingnan po natin ang ating ebanghelyong napakinggan, tila ang mga alagad ay nagkakaroon ng kaguluhan ng mga oras na ito. Bakit? Tandaan natin mga kapatid, lumalabas na naman yung kanilang pangamba, lumalabas na naman yung kanilang takot, lumalabas na naman yung walang kasiguradahan sa kanilang buhay. Bakit? Tila si Jesus sa ating ebanghelyo ay unti-unti nang nagpapaalam sa kanila. At tandaan natin mga kapatid, marahil ito pa lamang yung oras na ang mga apostol ay nakaka-recover mula doon sa lagim ng kamatayan ni Jesus. Pero ito na naman ang Panginoon. Tila nananakot, tila nagbibigay ng hudyat na siya ay aalis na naman. Mga kapatid, minsan sa buhay natin nakakaranas tayo ng ganyan. Yung kakatapos pa lamang ng isang problema, ito na naman. Yung kakaresolba mo pa lang sa isang problema, pagkamulat ng iyong mata sa umaga, may problema na naman. Tila matatanong natin yung ating mga sarili, hanggang kailan ba matatapos ito? Pero napakaganda ng paalala po ng ating mga pagbasa, lalong-lalo ng ebanghelyo. May tatlong bagay na pinapaalala si Jesus. Ano po yung una? Pananatili. Sabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo, ang nananatili sa Kanya ay nananatili sa akin. Mga kapatid, maraming pagkakataon sa buhay natin na ang akala natin ang lahat ng mga tao sa paligid natin tumalikod, umalis. Nandoon yung pagdududa. Pero mapapansin natin, kahit napakadaming tao ang umuusig, kahit napakaraming tao may pagdududa sa buhay natin, tila may isang nananatili. At sino ang nananatili? Si Jesus. Sino ang nananatili? Ang Diyos. Dahil tandaan natin mga kapatid, ang buhay natin ay kaugnay sa buhay ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, sabi ni Jesus sa ating ebanghelyo, ang tunay na puno ng uba, ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga. Tila sinasabi ng Panginoon, siya ang puno, tayo ang sanga. At saan kumukuha ng lakas ang sanga? Sa puno. Sa madaling salita, ang buhay natin kulang kung wala si Jesus.
Di ba huminsan yung mga mag-asawa, ganyan din naman. Kapag umabot sa punto na yung mag-asawa o yung isa sa mga mag-asawa pupunta ng ibang bansa para magtrabaho, o kaya napagdesisyonan na lang maghiwalay na, kahit nga lang hindi mag-asawa eh, kahit lang yung magnobyo at magnobya, ano yung mga linyahan minsan natin? Huwag mo akong iiwan. Dahil kapag iniwan mo ako, parang wala na akong buhay. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka. Tama po ba? Parang hindi kayo sumasang-ayon. Ano? Di ba ang mga mag-asawa ganyan, hindi ko kayang maiwan mo, hindi ko kayang mabuhay na wala ka. Ang mga mag-asawa ba ganyan pa din ba hanggang ngayon? Yung pagdilat pa lamang sa umaga, sasabihin mo sa asawa mo, magandang umaga, ikaw ang buhay ko. O pagising mo sa umaga, sasabihin mo, magandang umaga, bakit buhay ka pa? Ganun ba? Pero mga kapatid, kung si Jesus ang puno at tayo ang sanga, nangangahulugan na dapat tayong manatili kay Jesus. Dahil kay Jesus nagmumula ang ating kalakasan. Manatili, pananatili. Pangalawa, sabi sa ating ebanghelyo, kailangang linisin ang bawat sangang upang lalong dumami ang bunga. Sa termino ho ng mga mahilig sa mga halaman, minsan kailangang tabasin ang puno. Para po pagtabas sa puno, muli itong mamumunga. Muli itong magkakadahon. Tama po ba? At minsan sa buhay natin, may mga pagkakataon na kailangan tayong tabasin bilang sanga. Pero minsan mahirap po yun. Minsan masakit po yung karanasan na iyon. Pero tandaan natin, kapalit ng kahit anong sakit, kapalit ng kahit anong hirap, hindi lamang basta kaginhawaan, kundi meron itong kaalaman, meron itong bagay na tinuturo sa atin. Every time we are being pruned, there are lessons given to us. Every time we are being pruned, we are being taught something by God. Kapag tayo ho ay tinatabas sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng kasakitan, meron itong tinuturong bagay upang tayo'y lumago sa buhay. Kaya mga kapatid, kasama sa pananatili ang pagtatabas. At sino ang mananabas? Ang Diyos. Pero ang mananabas ay ang Diyos, dapat marunong din tayong magpatabas o magpaalis upang tayo ay matuto at lumago. Panghuli, pamumunga. Ang bawat sanga dapat mamunga. Ang bawat mananampalataya, kung si Jesus ang puno, dapat mamunga. Pero mga kapatid, paano ba makita ang pamumunga? Nakikita ba sa buhay natin bilang mga sanga ang pamumunga sa salita? Madaling mamunga sa salita. Tama po ba? Madaling sabihin, nananampalataya ako sa mahal na pong Jesus Nazareno. Madaling sabihin tuwing araw ng Linggo, nagsisimba ako. Madaling sabihin tuwing araw-araw, nagdadasal ako. Pero ano ang mahirap?
ipakita ang tunay na bunga. Dahil ang pagpapakita sa tunay na bunga ay hindi nakikita sa salita, kundi ang pagpapakita sa tunay na bunga ay nakikita sa ating pagkilos, sa ating pakikipagkapwa-tao, at sa ating paggawa araw-araw. Kung ikaw namunga, pagkatapos dumalo ng misa, dapat marunong kang maging maawain sa kapwa. Kung ikaw ay namunga pagtanggap mo kay Jesus sa banal na Eukaristiya, dapat marunong kang magpatawad. Dapat hindi ka naninira ng kapwa. E aminin natin o hindi, minsan ho, pagkatapos pa lamang dumalo ng misa, nakipag-away ka na dyan dahil natulak ka. Minsan pagkatapos pa lamang ng misa, paglabas mo dyan, nagmura ka na. Madaling mamunga sa salita, pero ang tunay na pamumunga sa pananampalataya, nakikita sa pagkilos at paggawa. Kaya mga kapatid, ang pagpapaalala sa atin ng Panginoon sa araw na ito, tama, makakaranas tayo ng hirap pagsubok sa buhay na ito. Pero malalagpasan ang lahat ng pagsubok, malalagpasan ang lahat ng problema, kung tayo ay matututong manatili, magpatabas, at mamunga. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, ipinapaalala sa atin ang bawat isa sa atin sangang nakaugnay sa puno. Tayo ang mga sanga, si Jesus ang puno. Kung si Jesus ang puno at siya ang pinagmumulan ng ating lakas at buhay, pinapaalala sa atin na ang buhay natin, ang lakas natin, nagmumula sa mahal na pong Jesus Nazareno. At tunay nating masasabing, hindi natin kayang mabuhay kung wala si Jesus. Hindi natin kayang mabuhay kung wala ang mahal na pong Jesus Nazareno. Si Jesus ang ating buhay. Si Jesus ang ating lakas. Amen.